Magandang buhay mga Curve. So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video ngayong taong 2022. Ayan, sisimulan natin ang taong ito ng napakagandang bike gawa ng Mountain Peak, ang E300. So hindi ko masabi mga Curve kung ito ay electric bike ba kasi hindi naman siya tatakbo ng independent kasi wala siyang throttle dito mga Curve. Ayan, siguro pwede kong masabi na ito ay battery operated acceleration assist na folding bike. Ayan, oh, kita nyo naman. Oh. So simulan natin ang bike check nito. Talagang namamangha ako dito sa bike nito. First time kong nakakita ng ganitong bike mga ka-erp. Ang alam ko lang naman kasi mountain bike saka electric e-bike. So ngayon lang ako nakakita ng ganitong bike na walang throttle. Kaya hindi ko masabi kung electric to. Pero sigurado ako mga ka-erp, meron tong baterya. Ayan, kasi merong susi rito. Tapos sa may bandang likod, merong charging port. Ayan, so simulan natin ang bike check mga ka-erp. Siyempre, ang frame yan ay aluminum 6061. Yung fork niya, aluminum 6061 din mga ka-erp. Ang handlebar niya, aluminum 6061 din. Ang seat post is aluminum 6061. So, ang ganda nito kasi alos lahat ay alloy na. Kita nyo naman. Siyempre, gawa yan ng Mountain Peak. So, kung mapapansin nyo mga Curve, ang lapad ng kanyang top tube. Hindi ko masabi kung top tube ba yan. Ang lapad kasi palagay ko, ang dito ang battery niyan. Ayan o. Oh, ang lapad o. Oh, diba? Tapos, ito yung pinaka folding niya. Dito na fold. E300. So, water decals yan. So, makikita nyo mga Curp, napakasimple ng frame niya. Yan. So, merong support dito. Then, may support pa rin dito. Yung seat tube niya, medyo malakihan niya. Kasi, yung kanyang seat post is 31.6 ang taba. Napakahaba nito mga Curp. Kita nyo naman, nandito na yung pinakadulo nung seat post. Ayan. Hindi ko alam ang haba nito mga Curp eh. Tapos, naka-single ball siya, naka-setback. Ayan. Mountain Peak pa rin ang kanyang tatak. Tapos yung kanyang chainstay mga Curve, ito makikita natin, meron dito ang bridge. Ang bridge niya, alam ko pag ganito ang bridge, yan yung pwedeng lagyan ng center stand. Yan, may butas dito. Ayan. Tapos, wala siyang cable stopper dito kasi hindi mo naman siya malalagyan ng 3x o kaya ng 2x. So, habang buhay na itong naka 1x or 1x lang yung kanyang crankset. At medyo may kembot. Ang laki talaga ng kembot to. Oh. Ayun, kita nyo. Biglang liko yung kanyang chainstay. At first time ko, tingnan nyo naman, first time ko dito, dalawa ang kable na dumaan dito sa chainstay. Isang kable ng RD at isang kable ng kanyang motor. Ito yung motor mga ka-erpo. Babaklas to. Kita nyo naman. Oh. Yan. So, hindi babaklasin mo. Ito na lang yan. So, ito yung pinaka-makina nung gulong sa likod. So, acceleration assist, ibig sabihin, pag pumipedal ka mga ka-erp, ayan, mapapadali yung pedal mo. So, gagaang yung pedal mo. Kasi tutulungan ka ng baterya para mapagana yung motor dito. Yun, o. No? Diba? Ang galing, ano? Siyempre, yung dropout niya napapalitan. Tingnan natin, may sarili siyang axle mga ka-erp. Kasi doon dadaan yung kable ng motor. So, palagay ko, mahirap maghanap na to. Sa tanging Mountain Peak lang siguro makakakita na to. Kasi sila yung gumawa. Siyempre, may cover yan. Para hindi pasukan ng alikabok o pasukan ng dumi. Yung ano naman niya, seat stay naman niya mga ka-erp. Ganun pa rin, may water decals. Ride without limitation. Mukhang nagiging totoo na ang motto ng Mountain Peak. Mukhang wala na silang limitasyon sa pag-ride kasi meron na siyang acceleration assist. Mapapadali ang iyong pagbabike kahit ikaw ay aahon. Ayan. O, di ba? Ang ganda. Tapos, syempre, may lalagyanan dyan ng bike rack dito sa may bandang taas ng kanyang seat stay. Naka-fix or natutornilyo yung kanyang bike rack. So, ang ganda nito mga karpo. O, di ba? O, siyempre, meron niyang tapalodo sa likod at tapalodo sa
harap. So palagay ko, lalaban na to kahit malayuan mga ka-erp. Yan o. Oh, ganda. Uy, panalo mga ka-erp. Shimano Altos ang kanyang RD na long, ah hindi, oversized pulley. Tapos dito, oversized din. Magkaiba yung pulley niya mga ka-erp. Ito sobrang laki. Ito malaki lang. Ano? Ang kanyang RD ay ano kaya to? Tread type mga ka-erp. Oo, tread type nga to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed. Palagay ko 13 yung pinakamaliit. At yung pinakamalaki niya, wala akong mas makita. 28 mga ka-erp. 28 ang pinakamalaki. So kahit naman siguro ganito yung kanyang speed lang, yung 8 speed lang, 13 tas 28, wala naman magiging problema. Bibilis ka pa rin kasi yung mode niyan, merong low, may mid, saka may high. So, kayang-kaya mo makipagsabayan sa mga kasamahan mo at kasi naka-acceleration assist yan. Ayan, so, sa mga merong ganito, mga ka-erp, pa-comment naman dyan, kamusta yung performance nito at kamusta yung speed. Ito yung kable, dumaan sa ilalim ng down tube, tatlo. Saan yung isa nito? Ayan. 1, 2, 3. Asawa ni Marie. So ano yan? Tito Big and Joey. So andito yan. Kanyang tapered mga ka-erp. Straight. Ano? Mahaba to mga ka-erp. Ang haba. Neko ang kanyang headset. Nakikita naman natin. At syempre, meron niyang LED na headlight. Kukita nyo naman. Built-in na to mga ka-erp. Kasama na siya sa package talaga. Ayan o. Oh. Ibuksan natin. Ayun, ang ganda o. Oh. Mga ka-erp o. Oh. Di ba? Three modes. May three modes yung kanyang ilaw. Ganda, ganda, ganda. Naka-mount siya rito sa tapalodo. Ayan o. Oh. Di ba? At ang gulong natin, sa likod naman mga ka-erp, meron siyang motor. Dito sa harap, yung pangkaraniwang hubs ng bike. So, alloy yan. Ball bearing type. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 36 holes na ano to, thread type pa, double alloy wall, yung rims na is double wall alloy na mayroong sticker na Aerowick, ang gulong niya mga ka-erp size 20 by 1.76, pang road type nga yung gulong niya mga ka-erp, you know. Yung preno naman niya, ay ang ganda, naka Shimano MT200 na caliper mga ka-erp na IS mount, 160mm na rotor, naka hydraulic disc brake tayo mga ka-erp. Oo nga. Oh, naka hydraulic disc brake tayo. Shimano MT200. Ganun din sa kabila. Tapos, yung shifter niya ay naka Revo shift na gawa ng Shimano, paano ba to? Ayun, 7, balik, 7, 6, iniikot lang siya mga ka-erp. Hindi siya pinipindot. So, dito mo lang siya ikakambyo. Balik natin. Ayun, oh. At itong nakikita nyo mga ka-erp, ito yung power button kung gusto mong gumamit ng acceleration assist. So, ito yung gagamitin mo, mid, then high. Ayan, ang ganda, oh, di ba? Tapos ito yung battery, indicator kung gaano pa kalarami yung charge ng iyong baterya. Oh, di ba? Ang ganda, oh. Siyempre, dito tayo sa kabilang side ng bike. Marami pa tayo makikita dito sa kabilang side ng bike, eh. Ayan, oh. So, unang-una, itong susiyan nila mga ka-erp, nandito sa may bandang ilalim, ayan, oh. So, may kasama siyang dalawang susi. At the same time, mga ka-erp, meron niyang kasamang charger. Ito yung charger port niya, medyo may rubber, masikip yan, para hindi pasukan ng tubig. So ito, ayan o. Di ba? So palagay ko, nasa 12 volts itong battery na ginagamit dito. 12 or 24, mga ka-erp. Ayan, pa-comment naman, mga ka-erp, kung alam nyo kung ilang volts yung nakalagay dito sa Mountain Peak E3. 100. Yung crankset niya mga ka-erp, square tapered pro wheel. Ayan, 170mm. Medyo payat yung kanyang crank arm. Payat lang talaga. Ayan. At syempre, yung crank
yung chainring niya, bakal pa rin yan. Nasa 50 teeth. Kung hindi ako nagkakamali, mga ka-erp. You know? Ito pa isang kable, mga ka-erp. Ito siguro yung mag-a-activate ng acceleration assist. Ito, once na umikot itong crankset. Ito, kita nyo, may sensor. Dito. Oh, galing ano. Wow. Sana, ano mo, matesting natin ito. No? 6061 technology, alam mo naman siya, aluminum alloy. Meron siyang stand sa gilid. Pero pwede ka maglagay ng center stand dito, sabi sa akin. Ayan. At syempre, sa likod, naka-hydraulic caliper na IS mount na Shimano MT-200. Ayan, kita nyo naman, no? May adapter siya. 160mm na rotor. Ayan, no? So, palagay ko... ito pa pala, mga ka-erp. Yung pedal niya, hard plastic na merong kasama dito na aluminum. Ball bearing yan, mga ka-erp. Madali lang mag-ayos niyan. May video tayo niyan. At syempre, yung upuan niya, oy, ganito ang upuan ng mga folding bike talaga, mga ka-erp. Malapad. You know? Tapos, medyo maiksi lang yung pinaka-ano niya rito. Naka-usli. Malapad. Flat na flat yung kanyang ibabaw dito. Kita niyo naman, oh. Hmm. Di ba? Akala ko may spring. Kasi yung ibang mga folding may spring, you know? So, gawa yan ni Zeus. May katigasan yung kanyang foam. Ayun. So, palagay ko wala na ako nakalimutan, mga kerp. So, sulyapan uli natin to. Ang ganda nito, mga kerp. So, ayan, mga kerp, ang ating kauna-unahang bike check ng bike na di baterya. Ayun, ang Mountain Peak E300. Dito yan sa Maddie's Bike Shop. So, magugulat kayo sa price, mga kerp, ha? Nagkakahalaga to ng 15,000 pesos. So, para ang bumili ng mountain bike. Mountain bike lang talaga, mga kerp. Konti lang yung difference. So, kung ako pipiliin sa 15,000, dito na ako. Kasi meron siyang acceleration assist. So, hindi ka mahihirapang magpedal, lalo sa ahon. Ayan, mga kerp. Siyempre, may freebie sila, mga kerp, ng helmet, water bottle cage, saka chain guard. Ayan. So marami pa sila rito binibenta, mga ka-erp, na bike. Especially yung project bikes. Siyempre meron din sila rito mga built bike. At tumatanggap sila rito, mga ka-erp, ng credit card, home credit, saka GCash, especially cash. Ayan, good as cash, oh, di ba? So hanggang dito na lang, mga ka-erp. Road to 9,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to click the subscribe button. Maraming salamat. Bye-bye.